Dream mo bang magkaroon ng matangos at nakakaakit na ilong? Maraming paraan upang ma-achieve ito. Katulad ng pagpaparitoke o rhinoplasty. Pero wait, afford mo bang gumastos? There are so many alternative ways na maaaring gawin upang tumangos ang inyong ilong kahit nasa bahay ka lang. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like kung nagustuhan mo ang video nito. Ang ating ilong ang isa sa nagbibigay dimension sa ating mukha. We are all completely beautiful, confident kung nabiyayaan ka ng isang magandang hugis ng ilong. Pero paano kung naturally inborn flat-nosed ka na talaga? O biologically, pango ka na talaga? Nakaka-disappoint, di ba? 78% of Asian people are naturally flat-nosed and we are one of them. Ayon ito sa newson6.com, 50% taon-taon nagpaparitoke sa buong Asia and 10% ay tayong mga Pinoy. No wonder and not a question to ask kasi ang ating ilong ang isa sa pamantayan sa kagwapuhan at kagandahan ng isang tao. Paano nga ba magkaroon ng matangos na ilong? Maraming paraan upang gumanda ang iyong ilong at magmukhang matangos ito. Number 1, nose massage. Ang pagmamasahe ng ilong sa matagal at saktong oras ay nakakatulong upang ma-uplift ang formation nito. 3% ang chance nito na ma-reform ang iyong ilong sa loob ng isang linggo. Every 15-30 minutes every day, ayon nito sa newson6.com. Dahil ang nose massage ay tinutulungan na reshape ang iyong ilong and changes constantly different for a certain massage. Ayon ito sa newson6.com. Pero ayon sa mga eksperto, wala pang nagpapatunay na ang nose massage technique ay nakakatangos ng ilong. Instead, it makes different looks and shape in a short period of time. Okay na yun, kahit panandalian lang, at least hindi ka naging pango habang buhay. Number 2, nose contouring. Isa sa pinakamabisang makeup trick na nakakatulong na magmukhang matangos ang iyong ilong. Ang nose contouring ay binibigyang diin ang linya o shape ng iyong ilong na tinatawag itong nose lifting up illusion, kung saan nagmumukhang matangos ang ilong ng isang tao, lalo na kung naka-front view ito. Paalala lang, ang nose contour ay hindi permanente dahil ito'y gawa sa powder or makeup foundation na agad din naman nawawala kung maghilamos ka. Nose lifter o nose clipper, o yung maliliit na bagay na pinapasok sa iyong nostril para iangat ito. This material can easily found online or even outside your home stores. It's not pricey, magaan sa bulsa, makakatipid ka pa. Ang ganitong nostril lifter ay hindi nagagarantiya o agarang pagtangos na iyong ilong. Pero kung lagi mo itong gagamitin, it would grant to your nose slimmer. It takes time nga naman para mag-work ang isang bagay sa iyo. Rhinoplasty o pagpaparitoke ay isang uri ng jab nose surgery kung saan nagkakaroon ng adjustment sa pagitan ng iyong cartilage at laman na bahagi ng iyong ilong. Ang ganitong bahagi ng nose surgery ang siyang tunay na epektibo at permanenteng pagpapatangos ng ilong ng isang tao. It pays the price dahil ang rhinoplasty pagpaparitoke ng ilong ay may kamahalan. Just earn money before surgery. Maraming magagaling na espesyalista, doctors, and surgeon around the globe. Pero alam mo ba kung anong mas magaling? Ang makapag-ipon ka ng pera. Money can buy anything but not everything. It can change your life, even your nose. We're born in this world with constant exchange. Tayong mga tao naturally exist with uncontented. Kailangan nating magbago just to fit in this confident. Love is the cause of everything. Binabago mo ang sarili mo because you loved yourself. And that's all for this video. I hope marami kang natutunan. Keep safe and thank you for watching.